Sa pagkakataong ito, makakabalitalakayan po natin si Dr. Rose Rene de Grano, ang presidente ng Private Hospitals Associations of the Philippines Incorporated o PHAPI. Magandang gabi po at welcome sa Balitalakayan, Dr. de Grano. Magandang gabi po, Ma'am Weng, at sa ating pong mga nanonood. Opo. Wala po pong nadedetect na infection ng Omicron dito sa ating bansa, pero may paghahanda na rin po bang ginagawa ang mga ospital natin? Opo, mga hospitals naman po, kahit po nagkaroon tayo ng medyo sinasabi natin na decongestion for the past 2 or 3 weeks, kasi kumonti na po ang number ng ating COVID cases, ay nakahanda naman po lahat na ating mga ospital, lalo na mga pribadong ospital, kung sakali pong dadami ulit ang mga COVID cases. Kami po nakikipag-coordinate sa ating mga local government units at saka sa Department of Health. Opo. Kung meron pong nais tutukan ng mga ospital dito sa bagong variant na ito, ano po yun? Ay di yung pong pagiging mataas po kasi ang transmissibility nito. Ibig sabihin, magaling makahawa, no? Highly contagious. Kaya ang isa pa po ang ating binabantayan ay meron po tayong balita, although this is not confirmed yet, na mas maraming mga kabataan ang na-infeksyon. Kaya yun po ang dapat nating malaman kung totoo po yan. Mm-hmm. Based po dun sa naging experience natin with other variants, Dr. de Grano, ano po yung nakikita ninyong pwedeng improve po dun sa COVID response po ng pamahalaan natin? Siguro po, unang-una, minsan kailangan po ang ating mga stocks po ng ating mga gamot. Ano? Yung ginagamit natin sa COVID, dapat po available yan. Kasi yun po ang naging isang natin problema nitong nakaraang buwan. Ano? And then siguro po yung supply ng oxygen, ganun din po kasi alam nyo naman na pagka mga COVID cases, usually talagang mataas ang kanilang pangangailangan sa oxygen. Ngayon po, isa pong nagwo-worry naman ang mga ospital, siyempre, ay sana po ay nakahanda naman ang PhilHealth na bayaran din po ang mga ospital. Mm-hmm. Yun nga yung isang itatanong ko po sa inyo, kumusta na po ba yung naging issue natin with PhilHealth? Dahil may mga series of discussions po at may utos na nga din ng Pangulo na bayaran na yung mga ospital. Oh, ganun nga po. Ano? Ngayon po, hinihintay na po namin ang magiging tugon ng ating mga ospital kasi nga po dahil sa mga ginawa namin pagpupulong at diskusyon sa PhilHealth ay sinabi naman po nila na magbabayad sila at magpapadala ng mga reimbursement doon sa mga claims. Po. Ngayon po ang sinasabi ng ibang ospital parang hindi pa sila satisfied. So baka by tomorrow or within the week po mag-meeting ulit kami ng aming mga miyembro ng ospital at titingnan po namin kung ano pa ang pagkukulang na ginagawa ng PhilHealth na kakulangan po ng kanilang pagtugon doon sa aming mga position statement. Mm-hmm. Pero standing pa din po ba yung naon ng babala ng mga private hospitals na kakalas na sa accreditation po sa PhilHealth pagka hindi po na-settle ito by end of this month or this year? Yes po. Nakakalungkot pong isipin na pwede pong magkaganon, ano? Kasi kapag ka nga po talaga po yung sinasabi ng ating mga miyembro ng hospital, kapag hindi talaga nila nakuha yung ini-expect nila na talaga reimbursement doon sa mga claims po nila, baka ituloy po nila ang pagkalas sa PhilHealth. Sana naman po ay magawang paraan ito ng PhilHealth na sa ganun po ay hindi naman po magka-problema tayo sa ating mga beneficiaries. Opo. May mga impormasyon na po ba kayo kung ilang ospital pa yung hindi... Kasi sabi ng PhilHealth may inilabas ng pondo at kumbaga ilo-load na po yun dun sa mga ospital. Ngayon po, marami pa rin ho ba yung hindi nakakatanggap o hindi pa sapat yung naibigay po ng PhilHealth? Meron naman po talaga nakakatanggap po yung mga recent claims. Yung po nga hinihintay ng karamihan ng mga ospital ay yung dati pa pong mga claims nila in 2020 at saka yung ibang COVID claims kasi po malaking bahagi po yan ng kanilang hinihintay na pagbabayad. Ano po? At yun po mangyayari kung sakali pong hindi nila mabayaran agad to, baka yun ang maging dahilan ng pagkalas po ng mga ospital na ito.
Sa totoo po, meron po talagang marami pang ospital ngayon na nagtitipon-tipon at nag-meeting po. At talagang ina-assess po nila kung sapat na po ba yung binibigay sa kanila ng pilihan. Opo. Dr. Grano, we're talking of how much po per hospital ang average? Siguro po, hindi ko po masabing ano kasi depende po yung sa number. Pero yung pong kulang-kulang ng mga 10 billion pa po ang mga hinihintay ng ating mga ospital na ano na pagre-reconcile po doon sa kanilang datos at saka datos po ng pilihan. Opo. Going back po doon sa COVID cases natin, ngayon medyo pababa na talaga ng pababa yung mga kaso. Kumusta na po ang mga ospital natin ngayon? May mga areas pa rin po ba na masasabi natin na medyo mataas pa yung natatanggap or ina-admit nila? Halos mga karamihan po ng ating mga ospital sa mga different regions po, bumaba talaga no yung pong halos level 2, mayroong isa lang pong probinsya na level 3. So ibig sabihin po niyan doon na lang medyo mataas ng konti ang ating mga COVID cases. Karamihan po talaga ng ating mga COVID cases ngayon medyo bumaba na. Kita naman po ninyo mga around 400 plus na lang po ang ating active cases for the day. At yon, medyo nabawas na po ang total active cases natin. Mm-hmm. Ayan, Dr. De Grano, kasi ngayon po maluwag na talaga no at yung iba mga kababayan natin feeling nila back to normal na sila. Yes. May paalala pa rin ho ba yung ating nasa health sector sa mga kababayan natin? Opo, palagay ko dapat lang po natin ipagpatuloy yung ating minimum health protocols. Lalo na po ang paggamit po ng mask. At ito naman po siguro inaintindihan natin ng ating mga kababayan ano po at saka yung social distancing. Ngayon po ang ginagawa ng ating pamahalaan ay of course yung pong pagbabakuna na sana po ay lahat po ay maatay na po natin yung almost 100% na pagbabakuna. At kung maaari po, siguro iwasan na rin po natin na lalo po ngayon na magpagbabanta itong Omicron na ito mga bata na hindi pa po bakunado ay huwag muna nating ipaglalabas lalo po sa mga masisikip na mga lugar. Mm-hmm. Yan. Maraming salamat po sa pagkakataon ngayong gabi, Dr. De Grano. Sige po. Sana po ay mapaalalahanan natin ng ating mga kababayan na talaga pong importante po itong pagbabakuna na ito at na may taas po ang immunity natin sa laban sa virus. Ayan, maraming salamat po sa Thank pagkakataon. Thank you, Ma'am. Si Dr. Rene De Grano, ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, Incorporated.